Hello po. Have a blessed day, everyone. Our topic today is about, is Christ established religion or is Christ established a relationship between man and God? Kapatid, maraming nagtatanong sa akin, Pastor, hindi mo talaga alam kung ano po ang religion. Alam ko yun eh. Ano po ang kahulugan ng religion? When you go to dictionary has its own interpretation or meaning of the word religion. But let's go back to the biblical basis about religion. You know what, kapatid? Ang basihan sa lahat ng mga simbahan ay na makikita sa Mateo chapter 16 verse 18. Sa aking translation, sinasabi po dito, kapatid, dito sa ano pong translation ang nababasa ko dito, the message Bible, ang sabi po dito, kapatid, ay, you are Peter, a rock. This is the rock. May tinuturo siyang rock on which I will put together my church. Church ni Jesus Christ, hindi po church ng tao. Sabi po niya doon, a church so expansive with energy that not even the gates of hell will be able to keep it out. Sabi po ni Jesus, mga kapatid, mag-i-establish siya ng church. Ang interpretasyon ng iba ay nag-i-establish si Christ ng religion. Hindi po yun. Kasi ang religion, mga kapatid, hindi po sa dictionary, kung hindi sa Greek word, Griego. Hindi tayo kabisado sa pag-aaral ng Griego. Mga kapatid, lahat ng mga words doon, pero nakikita natin na ang Greek word ng word na church ay tinatawag na ecclesia. Letter E, K-L-E-S-I-A. At ang English word noon, kapatid, na meaning, called out once. Lahat ng tinatawag ng Diyos, lahat ng tao na naniniwala na si Kristo ay kanyang Diyos, na tagapagligtas sa kanya, sumasamba ang isang tao sa Diyos, kapatid, ang tawag po doon, hindi religion. Ang tawag po doon, church, a personal relationship between man and God. Kapatid, huwag ninyong ipilit na ang tawag po doon ay religion. Mga kapatid, kung tatalakay natin, naka-record ba? I know that, no? Sa Bible, na may binanggit si Santiago na ang totoong religion, ang ibig po sabihin doon, kapatid, i-replace mo lang yon na church, i-replace mo lang yon na Christ, mga kapatid. Si Christ po ang totoo. Siya po ang totoo, kapatid. Walang iba, walang name of, you know, denomination or any religion na sila ang totoo. Si Christ po ang totoong religion. Kapatid, ako po ay may Kristo sa buhay. Siya lang po ang totoo sa akin. John chapter 14 verse 6, it says, Jesus Christ is the way, the truth, and the life, and no man comes to the Father except by Christ. Si Christ po ang totoong religion. Na ang totoong may Kristo sa buhay, yun po ang sinasabi sa Santiago, ay nag-care ng mga widow, nag-care ng mga orphans. Kapatid, kung ikaw po ay may Kristo sa buhay, hindi yung name of your religion, name of your denomination, name of your sect registration. Ikaw po, pag si Kristo ay nasa iyo, nasa iyong puso, nasa iyong espiritu, kapatid, I'm very sure and I'm pretty sure, babait at babait ka, kapatid. Mananahan ang Espiritu ng Diyos sa iyo at ikaw ay makagawa ng tutulong sa iba at kagawa ng kabutihan sa iyong kapwa. Kapatid, Jesus Christ established Himself and He gave us, mga kapatid, the right to become His children. John chapter 1. Mababasa mo yan, kapatid. Amen? Mababasa mo yan na Jesus Christ gave us the right and authority to become His children. And He is our Heavenly Father. Christ established a personal relationship between man and God. Kasi simulat sa Paul, nagkasala ang tao in the very beginning, the fall of man in the book of Genesis. Si Adam, si Eve, nagkasala. Mga kapatid, ang Romans chapter 3 verse 23, it says, for all have sinned and fall short of the glory of God. Lahat tayo ay nagkasala. Kaya nga pumunta si Kristo, John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him, that whosoever believes in Him should not perish, but have everlasting life.
yung mga taong naniniwala kay Kristo ay ginawa niyang church. Ano po yung church? Hindi name of religion, name of sick registration. Ano po yung church, kapatid? Ang church ay ikaw, ako. Called out once, tayo ay church. Mga kapatid, si Kristo ang totoong religion. Siya ay nanahan sa tao. Si Kristo ay naninirahan sa puso, sa isipan, at sa ating espiritu. Si Kristo, ang kanyang espiritu ay nasa atin, kapatid. Kaya nga tayo ay makapag take good care sa mga widow at saka orphans kung si Kristo ay nasa iyo. Kasi marami mga taong nag-akala nila na sila ay maligtas dahil kanilang religion ay malaking religion, malaking building ng simbahan. Marami sila, sila ay ligtas. No, it's not like that. Ephesians chapter 2 verse 8 to 9, for by grace you have been saved through faith, and that's not of yourselves, it is the gift of God. Not of works, lest any man should boast. Wala po tayong ipaghambog, mga kapatid. Praise God na tayo po ay naligtas dahil sa name ng ating religion. We must boast the name of Jesus Christ that He saved us, and once upon a time He was born and He was died at the cross and He was raised from the dead, mga kapatid, kasi totoong Diyos siya, nagiging tao siya, mga kapatid, sa sandaling yun para ipakita niya na siya ay mamatay. Kabayaran ng ating kasalanan, siya ay mamatay sa cross ng Kalbaryo. Siya ay nagbayad. Instead, ikaw ang magbayad, ako ang nagbayad. Binayaran niya ang kanyang dugo ng kanyang pure blood galing sa langit, mga kapatid. Jesus was died at the cross. Alam mo, mahal na mahal ka ng Panginoon. Ang church ay mahal na mahal ng Panginoon. He never established a name of your religion or church. He established you as His church, and you as His church will become a light of this world because Jesus is the light of this world, at gusto niya na magsashine yung light in this darkest moment, in this darkest world, mga kapatid. Kailangan mong malaman na ikaw ang totoong simbahan, ikaw ang totoong church, hindi yung building, hindi yung name ng religion mo. Ikaw po ang totoong simbahan na ini-establish ni Christ at bibigyan niyang kanyang pagmamahal. Hallelujah! At mahal na mahal niyang kanyang church, namatay siya para sa kanyang church, at sabi sa Matthew 16:18, kahit ang impyerno ay hindi kaya na ang isimbahan na itinayo ni Kristo ay magiba. Kasi si Kristo ay nasa iyo, at si Kristo ang head ng church, at you are the body of Christ. Tayo po yung mga tao, group of people, called out once. Tayo po ang totoong simbahan, kapatid. Kapatid, marami ang nag-ask sa akin sa social media, Pastor Luther. Hindi mo alam ang simbahan, hindi mo alam ang religion, alam ko yung mga meaning na yan eh. Pero ang sinasabi ko, ano po ang totoong religion? Si Christ po ang totoong religion. At ano po yung totoong simbahan, mga kapatid? Ikaw po yung totoong simbahan, na ang presensya ni Jesus Christ ay nasa iyo. Ang founder ko ay si Jesus Christ. Hallelujah. Amen. Hindi tao, mga kapatid. At kung sino ang nagbibigay sa akin ng authority as a pastor, si Jesus Christ. Ako ang kanyang church, ako ang kanyang anak, at sinasabi niya kay Apostol Pablo, nakita niya in the spiritual realm si Jesus Christ at the road of Damascus. Sabi ni Apostle Paul, for I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to those who believe. Kung ikaw po ay naniniwala ni Jesus Christ, mga kapatid, na tagapagligtas mo, ikaw po ay tinatawag na church ngayon. Ikaw po ay magiging agent of change ngayon, mga kapatid. Alam mo, kapatid, sa buhay, itong Biblia ay binigay ng Diyos ang kanyang salita para magsilbing guide sa atin. Ang Bible, hindi dapat natin na pag-aaway-awayan. God is love. 1 John chapter 4 verse 8, God is love. 1 John chapter 4 verse 10, we love Him because He first loved us. Sabi ko kanina, binayaran ng dugo ni Kristo, namatay siya sa cross, binayaran niya ang lahat ng ating mga kasalanan. Sabi po doon sa Romans 3:23, for all have sinned. Kasali ka doon, kapatid. Lahat tayo nagkasala. Romans chapter 6 verse 23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ. Siya po ang nagbayad ng iyong kasalanan, ng aking kasalanan, para ma-establish niya ang kanyang church, para ma-establish niya ang kanyang mga anak.
na sasamba sa Kanya, na hindi na mawawala sa Kanya ang mga sheep at Siya ang ating good shepherd. Hindi na tayo maimpyerno, hindi na tayo nanakawin ni Satan, kukunin ni Satan, kasi nasa kay Kristo na tayo. Christ in you, the hope of glory. And you are in Christ, mga kapatid. What a great revelation and a connection and a relationship, mga kapatid. Alam nyo, sa Old Testament, nung nagkasala ang tao, sabi ng Bible, pag kakainin mo itong ipinagbabawal, kung mamamatay ka, you will surely die. Namatay ba sila physical? Hindi. Nagkasala sila, na-disconnect ang kanilang relationship with God. But thanks be to Jesus Christ, pumunta siya sa atin at ibinalik niya yung nawala, yung connection, yung relationship, yung communication. Kaya nga makapag tawag tayo ng Diyos na Abba Father, makapagsamba tayo, makapagpray na tayo ng taimtim sa ating Panginoon at magpasalamat sa Kanya na ginawa niya tayo na simbahan. Alam mo kapatid, ikaw ang simbahan. Again and again, ikaw ang simbahan, ako ang simbahan, tao ang simbahan, at tayong lahat ay simbahan. Pastor Luther, for the last time, I will ask you this question. Bakit may sec registration kayo? At bakit may group of people kayo? Alam mo kapatid, lahat ng simbahan, individual, churches, mga kapatid, you as a church, pupunta sa isang grupo, pupunta sa isang, you know, sec registration, kapatid, para magsamba. Ang tawag po dyan, corporate worship. You can worship God with your own in your family, in your house, in your room. You can pray to God in your house. But what we need here on earth is yung flocks. May tinatawag sa Bible na flocks. Lahat ng mga sheep ay nag-gather. May isang pastol, may isang pastor na nagtuturo, at walang ibang ituturo ni pastor ay si Kristo. Ang tinapos niyang gawa doon sa Kalbaryo ng Cross, walang ibang ituturo si pastor. Ang author and the finisher of our faith is no other than our Lord Jesus Christ. Siya ang nagbayad sa atin, Siya ang nag-redeem siya sa atin. Kaya nga, lahat ng papuri at pagsamba sa Kanya lamang, kasi Siya ang lahat sa ating buhay, mga kapatid. Kapatid, may mga kapatiran tayo sa Misamis Occidental, Misamis Oriental, may flash floods doon, nabahaan. Kapatid, let's together pray for our brothers and sisters there, mga kababayan natin. Let's render a prayer to them and let's bless them. Mga kapatid, ang Biblia ay, sabi ko, love letter ito ng Diyos. Binigay sa atin, babasahin natin, makinig tayo sa salita ng Diyos through a pastor na nagsasalita sa salita ng Diyos. Kasi John chapter 1 verse 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Ito po ang salita ng Diyos, Siya po ay Diyos. Si Jesus Christ po yun, mga kapatid, ang salita ng Diyos. Gagamitin natin, i-apply natin sa buhay natin, mababago ang buhay natin, hindi na tayo ma-depress, hindi na tayo ma-stress, kasi may Diyos tayo, kasama natin ang Diyos, at kahit anong mangyari, tayo ay nasa Diyos, nasa Kanya, tayo ay Kanyang church, tayo ay Kanyang bride, Siya po ang ating groom. Kapatid, lahat ng sinasabi ko ay lahat yun biblical. Kapatid, maraming mga tao na mahilig sa argumento, mahilig sa debate, na walang kabuluhan, mga kapatid. Just have a verses, bigyan mo ako ng verses ng ganito. Kapatid, alam mo, hinto ka na sa pagiging ganun. Kapatid, ang importante, nababasa mo ang salita ng Diyos, na bago ang buhay mo, na bago ang buhay ng iyong pamilya, na bago ang sarili mo, na bago ang pananaw mo sa Diyos, that God is love. God so loves you, and God wanted to bless you, and God wanted you, your life will be prosperous, mga kapatid. Kapatid, mahal na mahal tayo ng Diyos. Huwag tayong mag-away-away. Kapatid, gusto ng Diyos na tayong lahat as a church magiging agent ng Kanyang change, na gusto niyang baguhin ang mundo dahil sa iyo, dahil sa akin. Gagamitin tayo ng Panginoon. Kaya nga, do not let your light, mga kapatid, do not let your light nga itatago mo yon. Let your light, allow your light shine before men that they may see your good works and they glorify your Father who art in heaven. Huwag mong itatago yung Jesus na nasa iyo, kapatid. Again, sasabihin ko sa iyo, may sec registration for legality lang yan, kapatid. May gathering po tayo para yung mga flocks, mga sheep, ay makinig sa salita ng Diyos. At in this group, kapatid, nagmamahalan, magtutulungan, at tutulong sa sanlibutan, tutulong sa community. Hindi po tayo magiging pabigat sa community. Lahat po tayo
ay tutulong sa mga nangangailangan. We pray together, we bless one another, and mga kapatid, tayo po ay maging masaya. Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Maraming salamat. I hope na may natutunan ka sa aking topic ngayon na sino po ang totoong church. Ikaw at ako. Hindi name of your religion. Hindi dahil una kang itinatag. Tayong lahat ay itinatag ni Kristo para kahit ang impyerno ay hindi ka magigiba at hindi ka na makapunta sa impyerno kasi si Kristo ay nasa iyo. God bless and advance Happy New Year sa ating lahat.